Update po tayo sa sitwasyon yan po sa Marikina, Rizal area. May ulat on the spot si Jonathan Andal. Jonathan? Jonathan? Yes, Susan, nasa 22 meters na ang water level sa Marikina River. Lagpas na yan doon sa 21.5 meters noong bagyong Undoy. Wala nang pag-ulan ngayon rito, Susan, pero tuloy-tuloy yung pagtaas ng baha. Nung nakikita mo dyan ang pinadala kong video na kulay putik na baha, galing yan sa Marikina River. Umapaw na kasi sa kalsada at sa mga bahay ang tubig sa ilog. Pinasok pati palengke kung saan rumaragasa ang baha. Sa Subulong Highway, abot 20 hanggang dita ang baha. Hindi na makadaan ang mga maliliit na sasakyan. Naiipon yung mga sasakyan ngayon sa tulay. Doon nila inangat ang mga sasakyan para hindi abutin ng baha. Sa may barangay Malanday, nang hihingi ng tulong ang mga residente matapos lamunin ng baha ang mga bahay roon. Nasa taas na ng bubong ang iba. Samantala, doon naman sa may Providence Village sa St. Domitilia, may mga senior citizen daw na nasa bubong ang nagpaparescue. Isang samantala naman, Susan, isang pila batang lalaki ang inanod ng malakas na agos sa Marikina River kanina ng umaga. Narinig namin siyang sumisigaw ng tulong at nakakapit sa kahoy. Pero hindi siya nailigtas noong oras na iyon at diretso siyang inagos papunta doon sa Pasig. Sa ngayon, nananawagan ng karagdagang rescuers at rubber boats ang Marikina LGU dahil sa sobrang dami ng nangangailangan ng rescue dito. Nakausap natin yung ilang mga rescuers kanina. Ang sabi nila, mas maganda kung motorized boat yung gagamitin pang rescue dahil yung mga rubber boat ay tinatangay ng malakas na current or yung agos ng tubig, baha, doon, lalo na doon sa mga lugar na malapit sa ilog. So sa ngayon, Susan, malaking porsyento pa rin ng Marikina ang wala pa rin na kuryente at libo-libo na yung mga lumikas sa mga evacuation centers. Susan? Jonathan, makikibalita lang ako. Yung nireport mo nga kanina na parang sabi mo nakita para yung bata na natangay doon sa ilog. May balita ba? Meron bang nag-report na kung may nawawala at nakita nila na natangay diyan sa ilog? May natanggap ka na bang mga ganung mga report diyan? Sa ngayon, Susan, yun din ang inaalam pa natin ngayon. Pero sabi ng mga otoridad sa atin, wala pa sila natatanggap na report tungkol doon sa nakita nating tao kanina na parang batang lalaki na edad 10 to 13 years old. Parang galing edad niya eh. Mm-hmm. Base doon sa boses na narinig namin, papuntang Pasig yung direksyon ng waragasang tubig kanina. So hindi, wala pa ako natatanggap na impormasyon kung may nakakita doon sa taon na yon. At wala pa tayo ng impormasyon din kung may nag-report na may nawawala doon sa kanila mga kaanak dito sa Marikina, Susan. Oo, so Jonathan, yung mga lugar dyan kanina, napakarami talagang humihingi ng tulong sa atin dyan sa mga Marikina. Yeah, unang-una, yung mga taga Providenta Village, you know? Pero marami pa mga subdivision dyan, na nasabi, nasa bubong na sila, nasa second floor. Meron bang ano, kung ano ba, nagkakaroon na ba ng pagbaba ng tubig? Pero kung sabi mo nga, tumataas pa yung tubig ngayon, baka imbis na bumaba, tumaas pa rin yung mga tubig doon sa mga subdivision dyan, sa mga iba-ibang lugar na mataas na yung tubig dahil nga dito sa bagyong Ulysses. Dito sa pwesto namin, Susan, sa may Shoe Avenue, tumataas yung tubig. Kasi kanina, kita ko pa rito yung kalsada. Pero ngayon, natabunan na ng kalsada yung ng baha. Pero may mga nakakausap tayong residente, halimbawa doon sa barangay Malanday, yung isa nagpaparescue sa atin, Kedina, ang sabi niya, sa mga oras na ito, medyo bumababa yung level ng tubig doon sa kanilang lugar. So siguro, iba-iba yung sitwasyon doon sa kung saan parte ka ng Marikina nakatira, kung bumababa or tumataas yung tubig. Pero dito sa may Shoe Avenue, malapit sa Sumulong Highway, malapit lang pa sa Marikina River, tumataas po yung tubig dito. Sa ngayon ay abutuhod na yung tubig baha kanina, abot din ilang ito. Nagkaroon ka na ba ng pagkakataon na makausap itong si Mayor, ano, para malaman kung ano ba, paano, nakakapag-deploy ba ng mga rescue team doon sa bawat lugar, halimbawa sa bawat subdivision, na para lalo na yung mga kaninang umaga pa, Jonathan, no, madaling araw pa, di ba, nagre-report ka na mula dyan sa Marikina, may mga nagsilikas na doon sa mga, sa bubong nila, nasa second floor, at I'm sure basang-basa na sila sa mga oras to. Ibig ko sabihin, nabibigyan ba sila ng bawat lugar na yan, merong
na ide-deploy ng mga rescue team para naman mailikas na sila? Inaamin ni Mayor Marcy Susan, kulang sila yung LGU sa rescue equipment at sa mga tao. Kaya nananawagan pa sila sa mga private sector, sa national government. Magbuhos po kayo dito sa Marikina ng mga karagdagang rescuers, ng mga rescue equipment dahil nang ginamit ng term, overwhelmed sila doon sa dami ng humihingi ng tulong, sa dami ng mga natrap doon sa kanika nilang mga bahay dahil sa biglang pagtaas ng tubig dito sa Marikina River. Ang sabi ng LGU, ang ina-expect lang nila para sa bagyong Ulysses, 17 to 18 meters na water level. Pero ngayon, umaabot na ito sa 22 meters, lagpas na doon sa bagyong Undoy na 21.5, Susan. So paano yan, Jonathan? Saan dinadala yung mga inililikas? Yung ba mga evacuation center na pagdadalhan sa mga inilikas ay hindi naman inaabot ng baha sa mga oras na ito? Kung sinasabi mo nga na parang tumataas pa rin. Well, depende sa lugar nga, no? Pero may mga lugar na tumataas pa rin yung tubig. Paano yung mga evacuation center? Hindi ba inaabot ng baha? Merong, ang sa pagkakaalam ko, yung mga evacuation center nasa matataas na lugar. Mm-hmm. Kaya hindi sila inaabot ng baha. Ang nagiging problema, ang sinasabi ni Mayor Marcy, social distancing. Kasi sobrang dami ng lumikas, sobrang dami ng kanilang ni-rescue. Kaya yun talaga, hindi na nasusunod. Kahit yung pagsusot ng face mask sa pag-iikot natin, hindi na rin yun nasusunod dito sa may Marikina, Susan. Paano yung pangangailangan? Kaninang madaling araw pa, I'm sure marami sa mga kapuso natin dyan na mga inilikas, hindi pa kumakain. Paano yung nabibigyan pa sila sa ngayon, no, kanila mga immediate needs, mga tubig na maiinom o pagkain man lang, Jonathan? Tinitiyak ng Marikina Rescue 161 na merong mga nakapreposition na food item o food pack para sa mga lumikas. Pero sila na rin ang nagsasabi, kung merong magdo-donate sa mga food and non-food items, tatanggapin nila dahil nga sobrang dami ng lumikas ngayong bagyong Ulysses. Siyempre, aside from pagkain at tubig, ay siguro kailangan din nila yung mga damit. Blanket, di ba? Na kasi nabasa na yung mga bahay nila, pinasok na ng tubig, paano ka pa magkakaroon ng tuyong damit kung ganun ang naging sitwasyon dyan, di ba, Jonathan? Totoo, alam mo, hindi lang nabasa, Susan. Talagang tinangay. Wala talaga yung kanilang mga gamit. Ang dami ko nang nakausap, nagpapa-rescue, nangihingi ng tulong. Ganon yung kanilang sinasabi. Hindi lang nabasa yung kanilang mga gamit. Talagang nawala. Kaya kailangan, tama ka, Susan, kailangan nila ngayon ng mga blanket, kailangan nila ng mga damit, kailangan nila ng mga pagkain. Kung meron makakapag-donate, maigi yan dito rin dito sa LGU, sa Marikina Rescue 161, kasi napapansin natin dito yung coordination para hindi magulo, ano? Para centralized yung pagtulong, lalo na yung mga rescuers. Dito sila unang pumunta, nakita natin, nandito ng mga Philippine Red Cross, Bureau of Fire Protection, may mga private rescuers na rin tayong nakikita na sunod-sunod na dumadating dito sa may opisina ng Marikina Rescue 161, Susan. Okay, maraming salamat, Jonathan Andal, at mag-iingat ka dyan sa Marikina.